Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong nagninilay sa kahiwagaan at namamangha sa kagandahan ng Pasko. Ang inang simbahan, binigyan po tayo ng 8 araw, Oktaba ang tawag, upang ipagdiwang natin ang misteryo ng Kapaskuhan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y sana. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo sa simula pa'y sana. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ang lahat ng sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginoon dumating na sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panhong iyon, naharoon na sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel, na mula sa lipi ni Aser, siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama na kanyang asawa nang siya'y mabalo at ngayon 84 na taong na siya. Lagi siyang sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus at sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan. Bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kadalasan po sa bago magbindisyon, nagbibigay ako ng ulat sa inyo. Ilagay ko na po sa pumiliya. Hihilingin ko po ang inyong mga taimtim na dasal para sa ating mga gawain para sa Translasyon 2022. Natapos na po. Pasensya na po. Medyo yung boses ko ay yung garalgal. No? Pagpaumanhin po ninyo. 3 araw po natapos, kaya nga sa kakasigaw ko, 3 araw ng ating pagbabasbas ng mga replikang imahin
Lunes, Martes, Miyerkules, at kagabi din, natapos na rin ang barangay visitation. Ako po, nagmisa dito sa ating komunidad kagabi. At ang pinoprosesyon natin sa luneta, ang bikaryo, marami tayo ngayon. Pwede kayong dumalaw sa simbahan ng Santa Cruz, mga kapatid. Nandun po ang bikaryo. Pagkatapos ng misa, nito pupunta ako sa Santa Cruz. Nandun po yung bikaryong pinoprosesyon. Ha? Simbahan ng Santa Cruz, nalipat na doon. At ang ating peregrinasyon sa norte, nasa Katedral ng Baguio. Isa pang peregrinasyon ng mga imahen, nasa Quezon, Lucena Katedral po. Marami po tayong mga gawain para sa poong Jesus Nazareno. Eh, lagi nila tayong pinipintasan para hindi na lahat pumunta dito sa simbahan ng Quiapo. Kami na ang pumunta o pinalawak pa natin, ha? Kaya, alam ko, tingnan nyo. Dati, kakaunti lamang ang nagsisimba sa akin sa umaga, ngayon, puno na ang simbahan. Tumingin lang kayo sa likod, ha? Puno na. Di pa ako nagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Pero, inaasahan ko po ang inyong taimtim na panalangin. Unang pagbasa, ang sinasabi dito, unang Juan. Ang sinasabi, yung pita ng laman. Ang hatak ng alindog. Ang seduksyon, tukso ng pansamantalang aliw. Mag-ingat po tayo sapagkat ang ating layunin ay makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sagabal po itong pita ng laman, paalala ni San Juan. At sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas kahapon, ang ebanghelyo, ang halimbawa ni Simeon sa presentasyon ng sanggol sa templo, daladala ni Maria at ni San Jose, kasama ni Simeon si Ana. Eh, nabalo ng maaga si Ana. Ang edad niya, 84 na taon, nasa templo, nag-aayuno, nagdadasal. At kasama si Simeon na nakita yung sanggol. Sabi ni Simeon, oh, eto na ang bata, yung Mesiyas. Kahit na ba matanda yan, ugod-ugod na, masakit na yung tuhod, mahina, mabagal maglakad. Ah, alam ni Ana, ito na ang pinakahihintay. Buong sigla at puspos ng Espiritu Santo, sinalubong ang batang manunubos. Sana ganun po tayo. Tulong ni Maria, ni San Jose. Nawa po, tularan natin ang mga tapat na sinasalubong, hinihintay, kinakalong, kinakarga, pinapangiti ang Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, iniaalay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napapagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi.
Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Tugon po natin, Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin, manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba, manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit, manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kapanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami, tapat sa pag-ibig na bigay mo sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikay ang aming nababanaagan. Ang Diyos na anak mong hindi na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamumuhay niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingit sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo'y simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban na kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwang sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na may inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buena tarde.
nagbabantay si San Jose. Sintahin, mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang, ipagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin ng ibinigay, kami pagindapati maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong ka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Pag-itaw na'y magbagong buhay ng higaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makampandati ng kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang ibigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon
kahit hindi Pasko ay magbigay ang